Binatikos ng Makabayan Block ang plano ng pamunuan ng Kamara na ibalik ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CACA sa 2023 National Budget. Sinabi ni Deputy Minority Leader Franz Castro, matagal nang pinagdedebatihan sa Kongreso ang budget ng NTFL-CACA matapos tapyasan ng 5 bilyong piso ang pondo ng ahensya. Ayon naman kay Gabriela Representative Arlene Brosas, bakit tila lumambot ang puso ng mga mambabatas at ibabalik ang 10 bilyong piso para sa barangay development program. Ang Makabayan Block ay naghahangad ng realignment at surveillance fund sa NTFL-CAC sa 2023 budget. Noong Miyerkules, ibinunyag ni House Appropriations Committee Chair Elizalde Co ang desisyon ng pamunuan ng Kamara na ibalik ang budget ng NTFL-CAC. Hindi po tugma yung sinasabi ng ating kongresista, no? Hindi po 'yon ang dapat na ipakita sa lahat. Siyempre, alam naman po natin na yan sistema po nila yan. Yan po isang parte ng kanilang propaganda. At mabuti nga po at may mga kasama tayo sa National Task Force ELCA katulad ni Project Gonzales na nagpapatunay. Nandyan din si Ka Eric na magpapatunay kung ano talaga ang totoong layunin ng mga teroristang grupo. Yan, Jerry. Thank you, sir. Director Ferdinand Baharin, baka may gustong idagdag? Actually, yan yung tinatawag nilang hate narratives. So, lahat ng mga kasinungalingan na ginagawa nilang propaganda ay talagang gagawin nila para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Which is wrong. Yun na talaga yung kanilang trabaho. Simulat sa pulpa na nandirito itong teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF. Mahilig sila na mag-fabricate ng mga istorya para sa ganun ay gawing napakasama ang gobyerno sa mata ng mga Pilipino at hindi lang dyan, pati doon sa international community. So dapat pag magsalita sana sila ay magsaliksik. Yung tama lang dapat ang kanilang sabihin, pero sabi ko nga kanina, part ito ng kanilang hate narratives, part ito ng kasinungalingan na palagi nilang isinasalaksak sa kaisipan ng mga tao na nakikinig. Pero sa pamamagitan ng ating mga programa ng ganito, no, at least nabibigyan natin ng linaw yung kanilang mga kasinungalingan. Okay, thank you very much. Attorney, since alam natin na mayroong fabrication ng data, ano ang plano ho ng LCC ngayon? Kasi nakita ko talaga ngayon na first time na naging very organized ho ang legal na team na tutulong para pulgar itong mga tao na sa likuran ng pagpapabagsak sa ating pamahalaan, yung mga organizations na affiliated sa CBP-NPA. So, may plano ho ba tayo, attorney, na hanapin or hingin dito sa grupo ni Congressman o ni Franz Castro na ibigay sa inyo yung data, yung sinasabi niya na numero, para sa ganun ay magkaroon ng comparison at mavalidate kung ano doon sa mga data na yun ang fabricated, at para sa ganun mabalikan natin si Franz Castro kung bakit isinama yung mga data na yon, attorney? Sabi ko lang yan, Donald Jerry, ito kasing sinasalt nila na survey ay I think gawa ng isang foreign funded survey at ang parameters iba. So, I think if the parameters are set by foreign organization, I think it does not really provide a valid and clear picture of what is happening in the Philippines. So, ang sabi ko niyan, since sila ang nagbigay ng figure, they prove na tama sila. If they cannot prove it, then we can hold them liable. Yes. Basta, as of now, the data that we are citing in the absence of parameters that is acceptable to the context of the Philippines, then I think we cannot rely on the validity of the data being cited by Congressman Castro.
So tuloy na paisip ako, no, ayaw ni Franz Castro na magkaroon ng kaunlaran itong more than almost 1,000 na barangay. Anong dahilan? Kasi ayaw niya na magkaroon ng development, ayaw niya magkaroon ng kaunlaran para yung mga tao doon ay patuloy na magalit sa gobyerno at mapaglaruan yung damdamin ng ating mga kabayan. So minsan mag-iisip ka ng ganito, prosecutor, di ba, no? Na bakit nagkakaparaparehas ang linya nila? Di ba, no? So tuloy yung sasabihin nila ka Eric na iisa yung kulay nila, yung mga kabayan natin ay maniniwala, no? At dadagdagan mo pa ng mga circumstance na nakikita sila doon sa mga lugar na may mga armado plus mga dokumento. So paano nga naman nila i-defend nila yung sarili nila na hindi sila kakulay nitong grupo ng mga armado at mga teroristang grupo ng New People's Army. So minsan ang mga ginagawa nila ay nagpapalinaw doon sa mga tagapagsubaybay natin. So baka si Colonel Baharin, mayroong gustong idagdag bago ko itanong yung ibang mga katanungan kay Director Batle. Yes, thank you, Sir Jerry. Just to add doon sa statement ni Prosecutor Gonzales, sa totoo lang, ang Intepel ka kaya hindi talaga nagre-rentag. Nagsasabi lang ito ng katotohanan. Ang masasabi natin na nagre-rentag dyan ay si Season mismo. Kasi siya ang nagpangalan ng mga different organizations na kakampi nila. Dalawang beses niya na ginawa ito. Una, noong 1987, meron siyang video na nagsasabi na pinapangalanan niya yung mga different organizations na kakampi nila. Pangalawa, noong last year na anniversary ng NDF, no? Noong April 24 of last year. Last year, 24, no? 24, hindi na nakakamali. I think 18 na organisasyon ang pinangalanan ni Season na kaalyado ng CPP, NPA, NDF. So napakaliwanag yun. Sa susunod siguro na mga ganitong programa, Sir Jerry, i-play natin yung video na nagsasabi na ang mga organisasyon na yun ay si Season mismo ang nagsasabi na ito ang mga organisasyon na kakampi nila. Sa totoo lang, bago pa lang tayo mag-request ng pondo, eh meron na tayong proposed projects. Ang kaibahan lang, katulad ngayon, nakalagay sa National Expenditure Program, bawat isang barangay, doon sa 959 cleared barangays, na kung saan magkakaroon ng projects for next year, eh 10 million pesos bawat isa. So, yung 10 million pesos, bawat isang barangay, meron na yung proposed projects. Nasa DBM na yan. Ngayon, kung babawasan nila yung pondo from 10 billion, gagawin nilang 5 billion, kukunin na naman natin yung attachment na yon at ibabalik natin sa DBM kung magkano yung approved budget. Sabi ko nga, General Jerry, hindi pwedeng mag-release ang Department of Budget and Management ng pondo hanggat walang proposed project. So, ina-anticipate na nga ng NTF-ELCA, ina-anticipate din ng DILG, doon pa lang sa National Expenditure Program. Hindi pa yan yung approved budget, meron na yung naka-attach, meron na tayong sinasubmit na proposed project. Depende nga kung magkano yung nasa National Expenditure Program. Now, kung iibahin ng bicameral yung National Expenditure Program, katulad ngayon, doon sa 959 natin, nasa NEP natin, 10 billion. Ngayon, in-approve ng Senate, 5 billion. So, sabi ko nga, babawiin natin yung proposed projects by barangay worth 10 million pesos bawat isa, no? Papalitan ulit natin yan kung magkano yung approved budget. So, kung in-approve nila 5 billion, eh di mangyayari 5 million bawat barangay. I-recall natin yung sinabit na proposed project at kung magkano man yung approved budget, yun ang ibibigay nating proposed project.
Thank you.